No, bali ito yung abogado ni abogado siya ni ano ni Alice Go. Si Attorney Nicole Margaret Amilla. Ayun yung pangalan. Mahaba yung pangalan na ito eh. Pumunta na Malacanang. So, bibigyan natin reaction to. Bakit pumunta na Malacanang? For what? Yan. Okay. Ayun yung mga media. O, ano na naman ang ine-epal niya sa Malacanang? Mamaya, papaliwanag natin, ano? Kung ano ang kanila... Ma'am, pwede paharap nung... Kung ano nila... Bali, papaliwanag yan natin, no? Abangan nyo lang, ngayon mismo, after this, no, na papakita natin to, papaliwanag yan, ano? Nila... Kung ano yung nilalaman niyang hawak nilang papel, no? Makapal, ha? Makapal nung papel na hawak, ha? Ano naman ang ano niyan? Kasi, di ba? So, ito na yung paliwanag. So, bali nandito na yung paliwanag, ano? Do, report mula kay Tuesday New. Tuesday? Ayan, si Tuesday New. Binigyan din ng mga abogado ni Bamban Mayor Alice Go na sa nakalipas na linggo, mistulang nahatulan na ang kanilang kliyente ng walang due process. Ito naman ang nakasaad sa cover letter na isinumite sa Malacanang Record Section para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, sa liham ni Attorney Nicole Rose Margaret Hamilya, Hamilya na siyang kinatawan ng David and Hamilya offices at tumatayo mga abogado ni Mayor Go, iginate nito na ikinalulungkot nila na ang investigasyon ng Senado at iba pang ahensya ng gobyerno laban sa kanilang kliyente ay naging conclusive na sa mga kasong pang... Conclusive na. Nakakatawa. Hindi mag-appeal kayo sa tao, di ba? Conclusive na eh, paano magiging conclusive? Di ba? Eh, siya yung pinaka-pinuno nung Baupo, di ba? So, bakit siya pumayag na maging Baupo president? Kung hindi naman pala siya handa na, hindi, kasalanan niya yun, di ba? Di ba? Eh, nag-presidente siya ng sindikato eh. Pag presidente ka ng sindikato, talagang sasabit ka sa sindikato. Kaya kailangan, pag presidente ka, ikaw masusunod, hindi sila. Okay? Ikaw presidente, dapat ikaw nasunod. Di ba, pinapakulong mo yung mga miyembro mo. Hindi mo pinakulong yung mga miyembro mo eh. So, dapat ikaw, ikulong, kasama ka rin makulong. Diba? Espia, human trafficking, kidnapping, at money laundering. Naturalmente, siya presidente ng Baufu. Tapos yung mga member niya, nakakulong na lahat. Puro wanted. Di ba? Oh, naturalmente. Hindi mo pwedeng katuwiran wala akong kasalanan. Eh, pirmado siya dun eh. Kasama siya, presidente siya eh. Naturalmente, sabit ka doon. Ganun yun. Halimbawa, gumawa ng krimen. Nag-drive ako. Kasama ba ako sa krimen? Kasama. Buta nag-drive lang ako, hindi ko alam eh. O, kasama ka ron. Accessory ka. Alam mo naman, criminal, dapat inaalam mo na ano ginagawa nyo dyan. No? Baka criminal ang ginagawa nyo dyan. Titignan mo rin. Pagka susuplong mo sila. Eh, kung hindi mo ginawa yung trabaho mo, accessory ka to the crime. Ligyang din ni Hamilya, nakaisa si Mayor Go sa mandato ng PAOC na investigahan ng patas ang issue at mapanagot ang mga kriminal sa bansa. Layunin din niya ng pagsusumitin nila ng liham ng paglilinaw ni Mayor Go na makipagtulungan sa PAOC para labanan ang kriminalidad sa bansa. Nais din anya ng kanilang kliyente na malinis ang kanyang pangalan laban sa mga ipinup... Sa korte, hindi yan. Para pinapalabas nyo, malakas kayo sa Malacanang eh. Pag ginagawa nyo pang korap yung Malacanang yan. Kasi ang sabi ni, ano, lahat daw ng mga, ano, na bigyan na ng, ano, sige, baka i-ano rin natin ngayon, i-play ko. Si Yari Roque, lahat daw ng sangay ng gobyerno na ano na eh. Eh, punta-punta kayo ng Malacanang, baka sabihin dyan eh, malakas kayo dyan, di ba? Madadamay pa Malacanang sa inyo. So, pukul ditong mga akusasyon. Imbis na sinasagot nyo na lang yan sa korte, pag pinail ka ng kaso, bakit kayo pupunta ng Malacanang? Ano, malakas kayo dyan? Bakit? Naglalagay ba kayo dyan? Yun, hindi maganda dyan. Di ba? Tetainted din nyo pa yung Malacanang.
Ayon pa kay Hamilya, kumpiyansa si Mayor Go na ipagpapakita. Kumpiyansa naman pala siya eh. Eh bakit pumunta pa kayo ng Malacanang kung kumpiyansa siya? Di ba? Di mag... Ayaan niya magsampa ng mga kaso yun dahil wala naman pala siyang kasalanan eh. Eh bakit pupunta pa kay Malacanang kung kumpiyansa siya? Patuloy ng paok na mailabas ang katotohanan, protektahan ang kapakanan ng taong bayan at matiyak na maging ibabaw ang hustisya. Nangingidnap nga yung tauan, mga membro mo eh. Kayo nga yung mayor ka nga dyan, hindi mo alam nangyayari sa loob ng ano, di wala kang kwentang administrator. Dapat talagang kasuhan ka. Oh. Wala anyang iba may gustong mahayag ang katotohanan at matukoy kung sino talaga ang responsable sa mga pananagutan, kundi mismo ang kanilang kliyente na si Mayor Go na siya anyang kaladkad ang pangalan at nababato ngayon ng samot-saring akusasyon ng walaan nilang sapat na basihan. Paano walang sapat na basihan? Eh, siya ang presidente ng ano, Baupo Kumpang. Siya lahat ng naglakad ng mga ano, di ba? Hindi naman magkakaroon ng Baupo Kumpang, hindi dahil sa kaya, siya presidente. Siya lahat nag-approve doon. Lahat ng ano, siya nag-ano doon eh. So, talagang may pananagutan talaga siya. Ako si Tuesday Saguniyo. Ayan, no? So, pakinggan natin yung sinabi ni Harry Roque, no? Tungkol dyan, ano? So, bali ito yung sinabi ni, ano, no? Ni Harry Roque, no? May implication to sa pagpunta nila sa Malacanang eh. Ang nalaman ko, 200 million ang ginasta, linagay dito, linagay doon, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na mata. Lahat ng sangay ng gobyerno pinaglalagyan, kasama na nga ba dyan Malacanang? Kasi yun ang magkakaroon ng implication dyan eh. Eh, lahat ng sangay ng gobyerno pinaglalagyan. Tapos pupunta kayo dyan sa Malacanang, sabihin nyo ganyan, parang nanging kampiyan nyo kami dahil naglalagay kami, ganun ba yun? Kaya hindi maganda yung pagpunta ng abogado ron. Dapat sinasagot nyo lang sa korte yan. Very improper yon, very unethical para sa mga abogado na pumunta sa Malacanang para magpaliwanag. Dahil hindi naman inihingi yung pagpapaliwanag nyo eh. Antayin nyo yung somo ng korte. Doon kayo sa korte dahil sabi nyo wala kayong kasalanan. So yun lang po muna at maraming salamat ano, sa inyong pagsubaybay. Ano. Sagutin nyo yan sa court. Yun yung importante, hindi yung pupunta kayo sa Malacanang at mag-ano kayo, eh anong, inaano, epal nyo doon, di ba? Kagaya nito, pumunta kayo ng Malacanang, dami mga tao, para saan yan? Para saan yan ang pinagagawa nyo? Para sabihin nyo na may kapit si Alice Goodya sa Malacanang, ganyan, ha? Kakampiyang kayo, di ba? Eh, mapapagkamala pang Malacanang, kasabwat ng Malacanang, eh. Sa ginagawa niyong katarantaduan na ganyan. Ba't din nila niyo antayin niyo somo ng korte tapos sagutin niyo sa korte? Yun yung proper eh. Yung pagpunta niyo dyan, unethical yan eh. Kung ako yan, papadisbar ko pa kayo eh. Bakit kayo pupunta dyan? Para ano? Hindi naman kayo pinagpapaliwanag pa. Diba? Diba? Sagutin niyo sa korte yan. Gusto niyo, di magdemanda kayo. Demanda niyo yung paok. Sinisiraan kayo. Sinisiraan yung kliyente niyo. Hindi nyo kailangan magpaliwanag kasi hindi naman kayo inihinga ng paliwanag. Ano yung ano nyo dyan, di ba? Kung inosente yung kliyente nyo, sagutin nyo sa korte. Yun ang proper, di ba? Hindi yung pupunta kayo dyan, hindi improper yung ginawa nyo yan. No? So, yun lang po muna at maraming salamat sa inyong lahat. I love you all.